Yo, what's up guys? It's me again, Deneil, and welcome back to another monthly favorites video. Before we get started, please don't forget to like and subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell so you will get notified whenever I have videos like this one. So, let's get to it! Muji! So, ayan. As you guys know, mahilig ako magsulat-sulat, ganyan. Alam niyo naman na mahilig ako mag-calligraphy. So, nagawi ako sa Muji. First time ko talagang pumasok ng Muji. Hindi ko kasi alam talaga yung laman nun. Tapos, may mga pens pala sila. And natuwa ako. So, I bought yung di-click na pen. Ito. Ayan. Color black siya. And then, itong isa naman. It's color blue. Ayan, ang dami kong binili, ang dami kong biniling pens, and bumili rin ako ng mga refill niya, ganyan. O, diba? Refill, and then, basta umabot yung bill ko ng mga, 2,000 pesos. Nagulat ako, hindi ko kasi tinitignan yung price, eh, lagay lang ako ng lagay sa basket ko. For me, maganda siya. And yung usual na mga sign pen, kasi hindi ganito yung tip, diba? Ayan, o. Diba usually parang may naka-straight siya, tapos may naka-usling ano. Tapos pag nalaglag mo siya, bumabaon, ganun. I like this. Sobrang ganda. Tuwang-tuwa ako kasi kahit malaglag ko siya, hindi ako mag-worry na lumubog yung bola niya. Tapos hindi na siya sweat, diba? Magbablat na yung pen. So, ayan. Okay, next naman sa list ko ay, medyo malaki siya. Ito, Cationic Gadget Organizer. Ayan. Tuwang-tuwa ako kasi na-order ko siya parang mura lang to, basta. Ilalagay ko sa baba. Alam niyo naman, ilalagay ko sa baba kung saan ko siya in-order. In-order ko siya sa Lazada, tapos organizer siya ng mga cords. Ayan. And yung mga anik-anik ng gadgets. Kita niyo ba? Ayan. So, medyo magulo kasi yung mga cords ko, ganyan. And nainis na ako. So, bumili na lang ako. So, perfect na siya pang travel. Bumili na ako ng ganito, at least. Andito na yung mga chargers ko ng phone, nandito na din yung earphones, Nintendo Switch, camera, tapos yung mga ano niya, adapters and everything. Andito na. So, very organized yung gamit ko. Natulungan niya ako maging mas malinis ng konti. Ngayon, nilinis ko siya ng maayos kasi syempre iba vlog ko. Pero minsan parang tinatapon pa lang dito lahat ng cords ko. Tapos, i-close ko na siya para meron akong pandadayang malinis na siya. Ayan. So, ito, sobrang na-save ako na ito para hindi na ako kung saan maghanap ng cord ko. Nasaan yung charger ko ng phone? At least alam ko dito na. Pag binuksan ko siya, maayos man siya o hindi, nandito lang siya sa loob. Ayan. Nandito na everything. And next on the list is this 2-in-1 chain necklace that I got from Brand Selects. Ayan. Kaya siya 2-in-1 because pwede mo siyang gawing necklace. Ayan. Ganyan. And pwede mo yun siyang gawing accessories kung may iba ka ng suot na necklace dito, like a gold chain necklace. Pwede mo rin siyang ilagay sa pants mo, parang nakahang siya sa pants mo na accessories. Alam mo yung parang wallet na may chain, pwede mo siyang ilagay doon sa pants mo. Ayan. So kaya siya 2-in-1. I got this from Brand Select, sobrang tagal na neto, last year pa. So super gamit na gamit siya sa akin as an accessory. Na-elevate kasi yung look ko once suot ko na itong 2-in-1 chain na to. So, medyo badass tignan, di ba? Pag suot mo siyang ganyan, or kapag nakasabit lang siya sa sa pants mo, ganyan. Kasi hindi ko na pala siya tatanggalin. Pag nakasabit siya sa pants mo, sa gilid, sa side, tas pwede ka pang maglagay ng isa pa, ganun, para dalawa siya. Minsan nga, naiisip ko, parang yun lang lagi yung suot kong accessory sa mga post ko. Pero kasi, ganda eh. Ang ganda talaga nito. Let's go right to the next favorite of the month. Itong headband from Nike. Ayan. Sobrang ginagamit ko to kapag naglalaro ako ng
Call of Duty. Alam niyo naman na addict na addict tayo sa Call of Duty. Kasi minsan, hindi naman nakaayos yung buhok ko. Hindi naman ako naka-wax kasi nasa bahay lang naman ako. So, ang ginagamit ko, pag ba naglalaro ako tapos naiinis na ako kasi pumabagsak yung buhok ko ng ganyan or natatakpan niya yung eyes ko. Ginagamit ko siya kapag naglalaro ako ng game, ganyan. Pwede din siya pag nag-workout kayo, syempre, parang yun naman talaga yung purpose niya. Pero ginagamit ko siya kapag naglalaro ako ng Call of Duty. Susuot ko lang siyang ganito. Either yung check or yung Nike yung nakalagay. Tapos, bahala na ako ang trip ng araw. Tapos susuot ko lang siyang ganyan. Hindi na bababa yung ano, yung hair ko, yung bangs ko, ganyan. So, maayos na ako makakapaglaro. Hindi na ako maiinis. Hindi ako mai-irritate. Walang ganong factor habang naglalaro. So, focus lang talaga tayo sa game. Ganyan-ganyan. Maglalaro ka ng game, ganyan. Walang obstructions. Hindi compromised yung aking sight. Mananalo kami. Actually, hindi nga akin to eh. Sa kuya ko to, hiningi ko lang sa kanya. Marami siyang ganito. May black pa and then yung red. Okay, next on the list naman ay the crown. Ayan. Ano, matagal na yung The Crown sa Netflix, di ba? Ngayon ko lang siya pinanood. Mahilig talaga ako sa mga ano, parang medyo politics na mga, tawag dito, or mga royal family na mga ano, ng mga series, ganyan. May pinapanood din ako before yung The Royals. Kaso hindi na siya na-renew. Hanggang season 4 lang ata siya. Season 1 pa lang ako sa The Crown. Tapos, na-addict ako kasi gusto kong malaman yung pasikot-sikot ng British government. Kung paano ba siya nangyayari. Tapos ito kasi parang true to life stories. Yung ibang events. I mean, oh, kasi binasa talaga to sa royal family ngayon. So, sobrang ganda. Makikita mo talaga yung struggles ng British government. British monarchy pala. Ano ba tawag yun? Basta, yun, basta makikita mo yung paano ba yung pasikot-sikot ng monarchy, ganyan. No, makikita mo na hindi lang pala sila talaga parang ano, parang lalabas lang, kakaway-kaway, ganun. Makikita mo din mga mangyayari inside the Buckingham Palace, kung ano yung nangyayari sa pamilya ng isang royal, ganun. Paano nila minamanage, ganyan, ano yung mga ginagawa nila, if may nag-ano ng issue, yan, mga ganun. Gusto ko sa yung mga ganun eh, gusto ko yung malami yung mga kalat. Up next are these pajamas that I got from Lazada. Ayan. I bought yung mga silk pajamas, as interno siya. Ito yung top, and then ito yung shorts. I bought like 4, 5. I bought 5 ternos. Tapos yung isa napunta kay mama kasi pang women's yung size na dumating sa akin. Tapos yung dumating pa is long, hindi shorts kasi parang may problem yung warehouse nila. Parang binaha ata nung nagkaroon ng bagyo. Pinadala nila sa akin ay pants. Tapos ayun, since parang maliit yung size, pang women yung size, binigay ko na lang kay mama. Gagawin ko siyang pantulog tsaka pambahay na kasi wala akong pambahay na damit. Kawawa na yung mga damit ko. Parang yung sinusuot ko ngayon parang 4th year high school pa ako na mga damit. Eh ano na, nag-work na tayo, yun pa rin suot ko na. So, pumili na lang ako nito. Ito na lang yung pambahay ko and pantulog at the same time. So, I have it in blue. I have it also in blue and white. Ayan. Ito naman siya. And then, ito yung shorts niya. And then, silk na ba yun? Hindi ko alam kung silk yun. Kasi meron pang ano, iba ba yung silk, tas yung parang satin silk, gan. Hindi ko alam. Comment below, please. Tapos yung next naman, eto medyo mahaba yung shorts niya, parang lampas sa ano. Parang lampas sa tuhod. Hindi, lampas talaga sa tuhod, hindi parang. Yung color, brown. Tapos yung collar niya, sige, suot ko pa ito sa inyo. Ganda. Ang lakas maka-opa. Diba? Para akong Korean. Ito yung brown. Tapos ito yung shorts niya. Ayan. And I also have this and a color red. Ayan, ang ganda ng red, no? Very pang Christmas. Ang saya. Ayan, no? Pwede ko ba ito isuot sa ano? Paglalabas lang ako ng bahay. Nabaw, mag-shopping ako, ganun. Ito, pwede rin ba siya? Ayan, basta I have it in red as well. Ayan. Ganda, diba? Aminin nyo, maganda. In-order ko to nung Lazada 11-11. At to cart now. Ay, tingnan mo nga. Isa. Ipo-close ko ng cart eh. Ito lang yung binili ko ng 11-11.
itong pajamas. Sleepwear. Ayan. Ganda, di ba? Ang lakas makaano, super mayaman, gano'n. Ayan, ay. Ayan, super ganda, di ba? Super nice and super comfy niya. Ayan, super comfy. Ang saya. Tuwang-tuwa ako dito. Best purchase ko so far na mga damit. Okay, on to the next favorite. Ayan. Ang next nating favorite ay itong face mask from Uniqlo. Yung Aerism face mask nila. Ayan. Pakita ko yung Aerism kasi pag isasuot mo siya, ano, yung Aerism na to, ito, yung Aerism dapat nasa loob siya. Ganyan. Sa loob siya. May instructions yung ano, yung package. Parang 590 tapos tatlong ganito. Tapos, ayun. Ang ganda kasi ang ganda ng fabric. Super comfy. Super comfy siya. Ayan. Diba? Ang ganda. Kasi talagang covered yung mouth mo. Hanggang dito siya sa may chin, sa may nose. Ayan, diba? Ganda. Super comfy niya. And ang ganda nung tela. Okay, last but definitely, definitely not the least. Ay, itong Louis Vuitton soft trunk ko. And monogram eclipse. Ayan. Matagal ko na itong binili. Parang January of this year. Ayan. Yung mga friends ko alam na yung story na ito. Talagang kinontak ko yung salesperson ng Louis Vuitton sa St. Bart. Nanood kayo ng Emily in Paris. Sinabi doon yung, ano, St. Bart. Napupunta sila dapat doon. Ayan. Nakapunta na ako doon. Ang saya, diba? Pero hindi pa ako nakapunta ng Paris, France. Pero nakapunta na ako sa St. Bart. Sobrang luxurious ng place. Pero ayun, share ko lang. Doon ko siya nabili and kinontak ko yung napagbilhan ko na doon sa store na yung before. Kasi medyo may karamihan na ang nabibili ko doon sa Louis Vuitton St. Bart. Parang 2019. Basta may mga nabili na akong items. Sige na, i-judge niyo na ako. Tapos parang, eto. Ito yung next ko na binili doon nung nakabalik ako sa St. Bart sa Caribbean. Ayan, ito. Super favorite ko siya talaga. Pero mas nagamit ko kasi siya nung November nung nakabalik na ako ng Philippines. Pag lumalabas ako, ano, ginagamit ko siya. Ito pag ano, pag may mga dadalhin ako, usually ito yung bag na gamit ko. Bukod dun sa, nag-alternate lang eh. Either ito or yung guest na tote bag. Ito yung isa sa mga favorite bags ko. Ito lang yung bag ko din kasi talaga na designer. Pinag-ipunan ko talaga itong maigi. Hindi ko na sasabihin ng price, i-search na lang. Pero ito. Kasi sobrang ganda niya. Gustong-gusto ko yung ito, yung chain na to. May iba pa rin kasing lumabas na mga ganitong bags. May mga nauna. Kasi si Virgil Abloh yung nag-design nito. Nire-imagine niya yung ano. For men's bags. Tapos, meron na din siyang lumabas, yung brown and then yung may orange. Eh, hindi ko yung gusto. Very classic, di ba? Parang magagamit ko siya kahit after 5 years, after 10 years. Kasi nga, ang ganda ng color and black lang siya. So, super favorite ko itong bag na to. Alam ng mga tao na pinaghirapan ko to. Dugot pawis ko ang puhunan ko dito. Dugot pawis ko ang pinambili ko dito. Talaga naman, nung nabili ko siya, talagang tuwang-tuwa ako. Super ganda niya kasi kasha yung camera ko dito. Kasha yung Gorilla Pad. Basta maraming kasha. Super spacious na. Mukha lang siya hindi spacious, pero super spacious na. Ito, oh. Marami kami. Uy! May ano, resibo. Halata may sinaping. So, ito. Favorite ko to forever, pero pinakita ko lang siya sa inyo ngayong November. Mas maraming beses kasi nagamit ng November. And Louis Vuitton is one of my favorite brands talaga. Louis Vuitton and Gucci. Sila yung naglalaban. Ang dami nang nilabas na bags, pero ito lang talaga yung gusto ko. Hindi na ako nagtitingin ng iba masyado. Ganda, di ba? Aminin nyo maganda. Comment below. Kasi pag di nyo sinabi, parang magsisisi ako na bumili ako nito. Di ba? Okay guys, that is it for my monthly favorites video. I will put everything in the description box below. So if may mga nagustuhan kayo, pwede nyo na siyang i-add to cart. And if you want to keep seeing videos like this,
please let me know in the comment section below. And don't forget to like and subscribe to my channel. See you again next time. Bye!